Hindi itong itin. Kukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Have a blessed day, mga kabayan. Welcome back po sa akin channel, OFW. Guess A. Grabe naman ito, mga kababayan. Vice President Sara Duterte tila sumabog na, mga kababayan. Maging ang dating yumaong tatay ni President Bongbong Marcos na si Ferdinand E. Marcos ay nadamay na rin po sa galit ng ating Vice President Bibi Sara Duterte. Watch po natin ang video ni Bibi Sara Duterte sa kanyang mga mensahe, mga kababayan. Papa niyo po ang naggawa ng decision against all Filipinos na mailipin si Marcos Sr. sa bilang mga bayani. Ano na pong nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, kukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Aini. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko malala. Nandun pa yun sa group chat. Ayon naman kay Bibi Sara Duterte, tila di raw marunong ang presidente natin na nakaupo ngayon sa Malacanang, mga kababayan. Marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon lang ang rating niya. Pasensya na. Pero nakaupo ako doon at the time, hindi ako nakikinig sa kanya. Ang naririnig ko lang, sama-sama tayong babangon muli. Apparently, yun lang yung naririnig ko. And when you say, sama-sama tayong babangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun na tumakbo ang Vice President. And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Now, it was all about winning, sinabi niya sa akin. Of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Imagine nyo, kung mayor ako, tapos sinahabol nila ako ngayon, diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako i-kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Isang pagpapatunay lang, mga kabayan, isa-isa nang nilalabas ni Vice President Sara Duterte ang kanyang galit at hinanakit kay President Bongbong Marcos at sa mga ibang kaalyado nito, mga kabayan. Ikaw, bilang isang mamayang Pilipino, ano po ang masasabi niyo sa pahayag ni Vice President Duterte sa tatay ni Bongbong Marcos? Ikaw ba, mga kabayan, maka Marcos ka ba o maka Duterte? So comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon sa video nito. Maraming salamat sa inyong panonood, OFW Vlogger.